Wanted Sweetheart. Ano nga palang pangalan mo, ma'am? Ako si Loren Dalion. Ilang taon na po kayo? Loren. Ako, 40 plus. 40? 44. Ah, 44. Kami. May anak na po kayo? Oo, mayroon tatlo. Ilang anak mo? Tatlo. Tatlo. Ah, kunti. Mm. Matagal ka na dyan? Ikaw? Ano, 7 years. Ah, matagal na. Mm-mm. Ilang... 7 years. Ilang years ka na na walang asawa mo? 2016. Matagal na. Mm-mm. Pero nagkaroon ako ng kalibin sa Pinas nung umuwi ako, pero naghiwalay din kami. Kailan ka na-uwi? Noong 2020. Tapos, ilang... Ayun, ban? Nagkahiwalay din. Ikaw, kumusta namang buhay mo dyan sa Pinas? Okay lang. Tapos, anong trabaho mo dyan? Wala, ma'am. Nag-a-apply pa lang ako. Nag-exit na ako sa Saudi. Ah, galing kang Saudi. Opo. Ilang taon ka doon? 4 years. Ilan? 4 years. Ah, 4 years. Anong taon? Kasi galing din ako ng Saudi eh. 2014 hanggang 2016. Kauuwi ko lang noong December 18. Ganun ba? Oo. Galing akong Jordan, Abu Dhabi, Saudi, Qatar. Dito ako sa Qatar nagtagal. Dami na palang bansa na puntahan mo. Two years lang ako doon sa ibang bansa. Dito lang ako sa Qatar nagtagal. Ah, tagwan. Isang kontrata. Two years lang. Super bait naman sila. Nakailang balik ka na dyan? Hello? Hindi, dalawa lang. Pangatlo itong uwi ako itong taon na to. Ah, pa-uwi ka na? Maybe sa ano, sa mga katapusan ng taon na to. Ah, December. Hindi, mga ano, secret na lang yon. Pala yun. Mm-mm. Inubot tuloy ako. Secret yung... na lang yun kasi ano. Surprise sa mother ko, sa father ko. Alam na nila yun, ma'am. Pa-uwi ka na. Ha? Alam na nila, uwi ka. Hindi pa, DJ. Hindi pa nila alam na uwi ako. Hindi alam nila kung anong buwan. Alam nila uuwi ako tong taon na to, pero hindi nila alam na ilang ano, nasaan, anong buwan o anong pizza. Asawa mo na ama ng mga anak mo. Ah, nandiyan na sa ano, kabilang bahay. Kasal. Oo, kasal kami. Pero hindi na mag-a-apple sa'yo yun. Ah, wala nang pakialam yun. Wala na rin akong pakialam. Kasi nung sa Saudi ako, may anak na sila, isa. Pero namatay nga lang ang bata. Sinin sa akin sa anak kong panganay na babae. Ayun, naglulupas ay. Nung nalaman kong may babae palang dinala sa bahay ko, makinsan ko nandoon nakatira sa akin. Kasi nagtrabaho dyan sa company sa Laguna, electronic. Kaya, yun ang mga nagsabi sa akin na ano, may dinala yung asawa ko na babae. Kaya yun, nasaktan. Halos hindi makalabas sa kwarto nung sa Saudi pa ako. Sa bahay mo pa talaga dinala? Oo, sa bahay ko pa.
Okay lang yon, sobrang ano, tiis lang, tiyaga. Nakasali ka na po ba dito dati, ma'am? Oo, sir, DG, nakasali ako, pero hindi nag-work yung ano namin kasi nung isang araw nga siya tumawag sa akin, biro mo, magpapalud, mayroon pala siyang perfriend or girlfriend dito sa Qatar. Dito pa sa akin tumawag magpapalud. Grabe, sabi ko. Kaya gusto ko ngang i-block, hindi ko alam kung paano pag-block. naging kayo po noon, ma'am. Naging kayo po noon, pero naging kayo, pero hinihingian ka ng load. Oo, isang beses tumawag nung nakaraan, mga 3 days ago lang siguro, 2 days ago lang siguro yung tumawag sa akin. Eh nagmamadali ako kasi may lakad kami ng prinsesa dito. Prinsesa kasi yung amo ko. Eh may lakad kami. Eh ngayon nag-attend kami ng kasal. Hapon yun, mga alas 3, eh alas 3 ang lakad namin. Hala, sabi ko, sobra ka naman. Dito pa sa akin, maghingi ka ng ano, tapos magpapadala na lang daw sila ng pira sa Pinas. Sabi ko, hindi pwedeng ganun. Kaya pala hindi siya tumatawag sa akin. Diskarte na. Grabe! Diskarte niya na yon na isisend lang sa ano mo, sa mga pamilya mo. Tapos nung ano, sinabi ko, bakit may nag-comment na babae nung nag-usap kami dyan sa'yo, Sir D. James? May nag-comment na babae, hindi ko na lang bagitin, pero okay lang. One time, yung nag-ano kami, sinalang mo kami dyan. Tapos, di ba nasa ano siya sa bar ko? Nung ano. Pero okay lang, tapos na yan. Kaya sabi ko, nag-ano ako sa'yo ulit. Baka sakali na ano, yung magkaroon ng friend o ano. Tingnan na lang natin pag ano, pag sana magkatotoo na, ma'am. Sana. Ano pa lang hanap sa isang lalaki, ma'am? Ah, wala naman akong ano masyado. Yung magandang communication, mabait, mapagkatiwalaan. Yan, ganun lang. Siyempre. Ano bang mas mahalaga sa iyo, yung time o yung pagmamahal? Alin sa dalawa? Kaya nga. Alin sa dalawa yung ano mo, gusto mo? Siyempre, kailangan ka rin magkaroon ng time sa magiging maasawa mo. Anong importante? Importante? Time o pagmamahal daw, ma'am? Siyempre, pagmamahal sa isang tao. Kahit wala ng time, basta sabihin niya sa'yo, I love you. And time din para mag-bonding. Kasi dito ko na ano, Sir DJ, yung sa amo ko, may time talaga sila na. Hindi, time talaga yung gusto mo, no? Isa pagmamahal. May time talaga silang mag-bonding Saturday. Kaya nandun talaga yung communication silang dalawa. Di baling walang I love you, basta may time siya sa'yo, automatic na po yan. Basta may time siya sa'yo, no? Mahal ka na nun. Ha? Mahal ka nun. Paano yung mahal? Paano yung pagmamahal kung wala namang time sa'yo? Ayun na nga, kailangan yung dalawa, both of dalawa diha, de Bisaya. Ang time ang mahalaga. Oo. Kasi nga sabi ni Father, anin mo yung naniniwala ka sa Panginoon, no? Sabihin mo, I love you Lord, hallelujah, amen, amen. Pero kung wala ka namang time sa kanya, sa isang linggo, pitong araw, isang linggo nga lang, isang araw nga lang hiningi sa'yo, wala ka pang time. Hindi mo yun totoong love. Kasi wala kang time. Pero mas gusto ko yung sa dalawa, time at saka ano, pagmamahal kasi para may time ka sa asawa mo, may time ka sa may ano ka sa pagmamahal na bigyan mo ng time para lalong ano yung asawa mo, ganun. Hindi, para lalong mapagmahal siya sa iyo kasi may time ka at pagmamahal para sa kanya, ganun, di ba? Kung may time, hindi, may pagmamahal yun. Pag may time, mahal na yun. Automatic na. Yun. Yun doon sa dalawa.
Pero kailangan ka mamili sa time na lang. Yeah. Maganda ang time. Mm. Eh ikaw ano, mayroon ka anak? O siyempre mayroon. Ilan? 5. Halaka. Oh my God. Nasaan na ngayon sila? Nasa nanay ko. Mm, saan ang province mo? Surigao. Bisaya, di ba? Di, dyan sa Surigao, Bisaya. Bisaya. Mm-mm. Mm, Bisaya din kasi ako eh, Pagadian City. Ah, Pagadian ka. Uh-oh. Yung ako pa dati, Pagadian. Pwede man siguro mag-shout out sa aming lugar, pwede ba, DJ? Pwede mag-shout out ka muna dun sa ex mo. Pwede na ako. Huwag na, wait. Pakialam ko doon, wala, wala sila, masaya na ako sa buhay ko. Nagkaroon ako ng ano, napundar daw ang nanggaling dito sa Qatar. Wala na akong pakialam doon. Sa mga anak mo? Hayaan ko na silang maligayang ano, magsama. Sa mga anak ko na lang, salamat kay nak, mag-aral kayo ng mabuti. Dito lang si mama, support sa pag-aaral at saka ano. May nag-aaral pa pala. Ilan pa po yung nag-aaral, madam? 2. Nag-aaral ko ng college. Isa yung 11K12. Hmm. Graduate next year. Nasaan na all graduate? Yung K12. Pero yung isang ano na first year college pa yung isa. Criminology yung kinuha. Yung akin, second year na eh. Second year college. Mm, mahirap nga may pag may second year ano may college ang mahal ng ano. Kaya wala namang gastos matapap ngayon sa college ah, sa mga university. Wala namang gastos, miscellaneous lang naman. Libre ni tuition ah. Oo, DJ, mga gasolina din. O paano? Saka allowance ganun. Mas okay na 'yon kaysa sa bahay suportahan mo, ganun din. Aralin mo na lang. Oo. Mas okay na yun. Basta mag-aral lang ng maayos, ma'am. Oo nga. Makatapos. Kasi yan lang ang yung ano natin eh. Na masaya tayo mga magulang. Makatapos na pag-aaral. Dahil ba yato, ma'am? Kung maliligaw ako sa iyo ngayon, okay lang. Oh, bigyan mo na natin ng ano, mag... Para kilalanin muna natin yung tawag nito, isa't isa. Itbi na lang, ma'am. Oo, pwede naman. Oo. Pagkatapos, kasi ano. Pagtapos. Ano naman tayo ni DJ pag na ano na natapos na yung time natin na pag-uusap yun. Salamat kay DJ na nakasali ako ulit. Ang saya ng buhay dito sa ano sa programa mo. Para kang ano ang tawag nun, hindi mo ay ma-explain pagkatapos na makita mo yung ano yung naisalang ka ba. Siyempre naka-live. Mm-mm. Tsaka nakakatuwa dito sa programa niya kasi ang dami bang natutuwang mga OFW na nanonood para maka ano ng experience ng mga bawat isa sa kapwa ano OFW. Ang saya. Saan ka sa ano? Saan ka sa Manila? 'Di ba sa Manila ka? Dito ako sa Mandaluyong ngayon. Labas sir. Matagal ka na diyan? Bago pa nag-apply ako. Pabalik ba? Apply pabalik. Ah, pabalik ka ng... Saang bansa ka nag-a-apply? Nag-a-apply ako pa New Zealand. Uy, ang ganda dun na. Andun din dati yung kapatid ko, umuwi lang kasi tapos na yung anak niya nag-aral sa Italy. 10 years siya doon sa... Naging employer niya. Yung sahod ba? Doon. Bago lang siya nag-ano, mga... Nag-1 year pa lang ata mula pag-uwi.
Hindi na siya babalik. Eh, ilang taon na yung mga anak mo? Ano na, yung panganay ko, 20. Tapos yung bunso ko, 12. Sa akin naman, 26 na yung panganay ko, tapos 24 yung pangalawa, 17 yung pangatlo. Ah, malalaki na. May asawa na yung... May asawa na yung isa, may apo na rin ako. Yung panganay na babae, may asawa na. Maaga nag-asawa. Ilan na apo mo? Tatlo na rin, bago siyang panganak ngayon. Bilis naman. Kasi bata pa siya nag-asawa, mga 18 ata. 18 or... Bata. Mag-i-18. Ako nag-asawa ako mga 22. Ah, bata pa rin pala nag-asawa. Kaya yung anak... Ang kapatid ko ng panganay namin, ano, 19 nag-isawa. Ako medyo matagal-tagal. Lang kami magkapatid. Yung isa kong kapatid, bunso naming lalaki, sundalo, nasa Sambuanga na destino. Tapos yung isang maestra na kong kapatid, nasa Manila, nagturo sa Laguna. Dapat dyan, pero sa Laguna, matagal. Ano, year 2098. Umalis lang ako nung 2000, simula 2009 nag-abroad ako. Pag-uwi ka pa sa probinsya? Oh, uwi ako kasi doon ang bahay kong pinatayo sa amin, sa magulang ko. Nandun din yung mga anak ko. Ayaw mong dumaan. Tabi lang sila ng bahay, magkaharap. Ayaw mong dumaan dito sa Manila? Magdaan siguro ko dyan sa Manila kasi ano, may kukunin akong yung baptismal sa mga bata. Kailangan sa ano. Baka lang, pero hindi ko sure. Tingnan na lang. Kasi minsan kasi pag nagbakasyon ako, isang buwan at kalahati lang, tinatawagan ako kaagad sa prinsesa pabalikin. Wala masyadong time, hirap magpagawa ng bahay, tapos magmamadali ka, walang oras na ano, gagala-gala. Kulang talaga yung isang buwan kalahati, dapat kahit mga 4 months or 3 months bakasyon para sulit ba. Hindi na ako nakapagbakasyon dyan ng December, kailangan ko ngayon, inshallah. Inshallah. Sana makauwi mare para December dito ka, New Year. Oh, gusto kong magbakasyon ng ganun. Kasi ang tagal ng panahon di ako nakapag New Year at saka Pasko dyan. Kaya, yun. Sana. Mapag-anuhan ni Princesa na. Ika muna. Payagan ba ni Princesa na makabakasyon ng December? Hindi ko pa nga sure kasi pagkatapos kasi ng Ramadan, nag-ano sila. Ay ngayon, pagkatapos ng Ramadan, may kasal at saka ano, magbakasyon pa sila sa ano, Amerika. Hindi ka sasama? Hindi, gibisahan man nila ako. Dalawang bisis nila ako gibisahan ng ano, pa-US. Kasi sasama sana ako nung hindi lumabas yung visa ng isa kong kasama, taga Bicol. Eh ngayon, gibisahan ako. 2 years ang expiration niya. 2025 May. Ngayon, baka ano. Hindi ko alam kung mag-ulit pa ako ng mag-ano doon. Pabisa ulit. Kasi parang may ano lang sila ba nakapalitan. Kung hindi lumabas yung visa, ako ang dadalhin pang emergency. Pero kung ano, dito lang sa Middle East, sasama, Saudi, Kuwait, ganun, pagano. Pero gusto ko bago mag-for good sana, mapasama ako doon para makagala naman. Makahanap ka pa ng kano doon? Ha? Sana nga, Gigi! Oh my
my God. Ano yung birthday? Sana magustuhan tayo ng kanono, hindi natin alam. Oh my God. Si DJ talaga. Hindi natin alam ang buhay natin eh. Oo, hindi natin alam. Alay natin kung ikaw na yung forever ko. Inshallah. Alam mo, DJ, gustong-gusto nila ako yung Muslim dito, DJ, yung amo kong prinsista. Ilang bisis talaga akong laging inaano. Sabi ko lang na, ano, inshallah, sheka na, ano, yun. Maganda din naman ang Muslim. Oo. Pare-parehas naman, pero kailangan mo kasi yung pag-isipan kasi mahirap din yung nag-Muslim ka dito tapos pagkabandang umuwi ka ng Pinas at dito ka lang nag-Muslim. Hindi pwedeng ganun. Kailangan dire-diretso ka na. Pwede rin, may Muslim kaya din. Kailangan pag-isipan mo ng mabuti bago ka gumawa ng ano. Oo, tama. Kasi meron din kaming kasama dito na kapatid ng amo namin nag-Muslim, tapos pagdating doon, na ano, dito, nagbinilihan siya ng mga pang ano, tapos yun, pagdating, hindi na nag, ano, sa Pinas, kaya, nang nag-uwi siya, nag-for good na, hindi na bumalik. Nasa sa'yo naman yan eh, sa'yo naman yung decision. Oo, nasa sa'yo, kaya kailangan, ang sagot ko lang, inshallah, na mag, ano, ganun, kasi para, ano, pag-isipan mo kasi yung ganun mga bagay na ano, di basta-basta na ano. Kaya parang ano. Pero may pamilya din kaming Muslim side ng papa ko. Auntie ko, mga pinsan ko dyan. May Muslim din kaming pinsan. Ano nga pala apelido mo, ma'am? Dalion ang papa ko. Dalion? Dalion. Dalian nyo na kay wala ng oras. Magbigaya na lang. Dalion ang papa ko. Sa messenger na lang tayo mag-contactan kay. Ay, wala na bang oras, DJ? Ay, abaw. Pwede naman sa messenger. Sige. Ikaw, baka busy ka. Ako may time pang ano, alas 10, magpunta ako sa palas. Okay. Magbigayan natin ni Cindy. Maya, mga alas 12, akad din kami. Sige. Magbigayan na lang po kayo ng Facebook Messenger ninyo. Maraming salamat. Thank you. Sweetheart. Thank you, DJ.